isa pong kongresista na hinamo na magbitiw na lamang itong si Sara Duterte kung ayaw talagang magtrabaho. Mga kababayan, dahil hindi na nga umaattend ang mga patawag ng kamera at hindi na po siya pumupunta sa kamera, mga kababayan, para i-depend yung kanyang budget. So ngayon kung titingnan po natin, ayon po dito sa UNTV News, BP Duterte hinamong magbitiw dahil sa patuloy na pagtangging idepensa ang OBP budget sa kamera. Mga kababayan, ngayon may sagot kasi dyan, kaya ipinapakita ko sa inyo ito kahit medyo luma na yung balita, mga kababayan, dahil one day ago po ito, dahil meron pong naging sagot dyan, mga kababayan, si Sara Duterte kanina patungkol po dun sa pag-request na magbitiw na siya sa pwesto at patungkol, mga kababayan, dun sa sinasabi ni former Senator Trillanes na meron na pong ilang pahina ng impeachment complaint laban po dito kay Sara Duterte. So ngayon, pakinggan po natin etong nakita nating balitang ito. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President, we can ask the Vice President to step down. Dismayado ang mga kongresista sa hindi ulit pagsipot ni Vice President Sara Duterte o ng sinumang authorized representative nito sa plenary deliberations ng panukalang pondo ng OVP para sa 2025. Halos alas 3 na ng madaling araw ng Martes, September 24, natapos ang deliberasyon sa plenaryo para sa budget proposal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Oh. Hindi na isa lang ang OVP na nakaschedule sana ng 10 a.m. ng September 23 dahil wala ang Vice Presidente para magpaliwanag sa inihihing pondo dahilan upang muling ma-schedule ang OVP budget sa araw ng kinabukasan. Balita ko daw, mga kababayan, ano ah, mas pinili daw, mga kababayan, mag-swimming kaysa daw umatin dun sa dito sa pagdepensa niya sa budget niya dyan sa kamera, mga kababayan. Eh sabi ko nga po sa inyo, pagkakailangan natin yung Vice Presidente natin, mahirap mahagilap yan, mga kababayan, pero pagkahihingi ng budget, napakabilis niyan, mga kababayan. Tingnan niyo mabuti, ididepensa mo na lang yung budget mo para bigyan ka ng budget at para makita yung dahilan mo kung bakit ka humihingi ng ganong klase ng budget, mga kababayan. Eh hindi mo pa maidepensa, and then mas pinili mo pa di umano, mga kababayan, na mag-swimming na lang kaysa idepensa yung budget mo. Eh paano pa kaya pagkakailangan ka na ng mamamayang Pilipino? Eh hindi ka talaga mahahagilap. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Bukasan, September 24. Ngunit hindi pa rin nagpakita ang pangalawang pangulo o sino man sa kanyang tanggapan, ni hindi rin ito nagpadala ng sulat sa dahilan kung bakit no-show ito sa plenary budget debates. Ah. Kaya hamon ng ilang mambabatas, magbitiw na lang sa pwesto si VP Duterte. Ama. Mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. So I guess it's the Filipino people. It's up to them, no, to judge the Vice President. Well, that's clearly a clear sentiments being shared by a lot of members. Kasi, alam mo, ano yun eh, trabaho yun, responsibility. Can you lead your office? Kaya mo bang i-lead? Kaya mo bang i-lead ang Pilipinas? Kaya mo bang i-lead yung constituency mo? So it's a leadership question. Mahirap kasi talaga, mga kababayan. Unang-una, mahirap magtrabaho pag hindi mo gusto yung trabaho. Tandaan po natin yan, mga kababayan. Mahirap gawin yung trabaho na hindi mo naman ginusto at nagkataon lang na kailangan mo lang umupo doon bilang pangalawang pangulo ng ating bansa pero hindi mo naman talaga gusto. Dahil kung titingnan natin, mga kababayan, di ba may mga paliwanag itong si Sara Duterte na talagang mismong sinasabi niya na parang hindi niya ginusto, mga kababayan, di umano, yung pagiging Vice Presidente. So ngayon, mahirap talagang gampanan yung pagiging pangalawang pangulo ng ating bansa kung hindi naman naaayon sa gusto mo na pagtatrabaho bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. Kasi unang-una, mga kababayan, mahirap talaga magtrabaho pag hindi mo gusto ang trabaho. Kaya dapat ang gawin niya, mga kababayan, much better to resign. Ano po, much better to resign. Kasi unang-una, kung mananatili ka lang dyan at wala ka namang gagawing trabaho, bilang pangalawang pangulo ng ating bansa, kawawa lang ang mamamayang Pilipino, mga kababayan, at mahihirapan ang ating presidente na ibangon ng Pilipinas kung yung pangalawang pangulo, mga kababayan, eh wala namang ginagawa. Kaya much better talaga mag-resign na lang kung wala namang kwenta, mga kababayan, or kung wala namang ginagawa bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin.
Samantala, handa pa rin namang maghintay ang House of Representatives sa OVP hanggang bukas, araw ng Miyerkules, September 25, ang huling araw ng plenary deliberations para sa 2025 General Appropriations Bill. Sakaling hindi na naman sumipot si VP Duterte, hindi pa rin tiyak ang mga mambabatas kung ano ang mapagkakasunduan ng mayorya sa plenaryo kaugnay nito. We will extend all courtesy and leeway. O kung ayaw naman niya mga kababayan mag-resign, eh mas maganda may mag-file na lang ng impeachment complaint laban po sa kanya para matapos na mga kababayan ang mga kalokohang ito. Dahil unang-una, kung hindi naman talaga siya nagtatrabaho bilang pangalawang pangulo ng ating bansa, ibig sabihin, nagluloko lang siya dun sa posisyon kung saan siya pinagkatiwalaan ng mamamayang Pilipino. So para matapos yung kalokohan niya mga kababayan, since hindi naman niya gusto na maging pangalawang pangulo ng ating bansa, eh dapat ma-impeach na lang siya o kaya mag-resign. Ano po yun lang naman, mga kababayan, yung pagpipilian niya dyan. Pero anyway, kaya nga ng sabi ni Sara Duterte, hindi siya aalis bilang pangalawang pangulo ng ating bansa dahil taong bayan po ang naglukluk daw sa kanya. So huwag niyang hintayin mga kababayan na taong bayan din ang magpaalis sa kanya dyan, lalo na kung nakikita ng mamamayang Pilipino na talagang wala na sa tama yung tinatahak ng pangalawang pangulo natin. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. And kung necessary, magpupuya tayo para lang antayin siya. Kasi lang mahalaga, huwag naman po natin i-disrespect yung proseso dahil bahagi po talaga ito ng demokrasya. Bagaman aminado ang mga kongresistang naapektuhan ng pagdinig ng Kamara sa 2025 General Appropriations Bill, hindi naman ito magiging dahilan upang magkaroon ng re-enacted budget ang pamahalaan para sa susunod na taon. The budget process of Congress is slowing down to accommodate the certain personalities to appear, to be heard, to be fair, to be lenient. And I think the leniency afforded on this procedural issue will have its limit. And we will not sacrifice the budget for the sake of this, you know, procedural lapse. Naniindigan naman ng OVP na ipinauubaya na nito sa Kongreso ang pagpapasya kaugnay ng panukalang pondo nito para sa 2025. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sabi ni kabayan ko, kapatid ko, fake daw yung selfie sa beach na ano yun, Otlum. Kaya nga, kasi mga kababayan, hindi talaga nagsisinungaling yung mga litrato. Yung mga picture, lumabas yung mga litrato mga kababayan, at yung iba pa nga siguro na naglabas ng mga litrato na nagbi-beach. Etong ating pangalawang pangulo mga kababayan, yung mga taga doon pa ata na nagpa-litrato sa kanya. So hindi talaga nagsisinungaling mga kababayan yung mga litrato na talagang nagpapasarap buhay yung ating vice presidente saglit na idepensa yung kanyang budget. Alam nyo kasi mga kababayan, kapag ka nga, uulitin ko yung sinabi ko kanina, kapag ka hindi mo gusto yung trabaho, mas pipiliin mong maglakwatsa na lang kaysa gampanan yung trabaho mo mga kababayan. Ano po? So ngayon kung titingnan natin, eto nananawagan yung mga kongresista na kung hindi naman talaga magtatrabaho yung ating vice presidente at kung ayaw niyang magtrabaho, much better to resign. O di kaya naman mga kababayan, much better na ipa-impeach na lamang po siya para wala siyang makuha sa gobyerno kahit na ano. Ano po ngayon kung titingnan natin, eto po yung isang naging sagot ng ating pangalawang pangulo mga kababayan patungkol dun sa sinasabing pagbibitiw nitong si Sara Duterte or panawagan na magbitiw itong si Sara Duterte or di kaya naman ipa-impeach mga kababayan. Dahil ang sabi po dito sa UNTV News mga kababayan, VP Sara iginiit na hindi magbibitiw sa pwesto ayon daw po sa aligasyon mga kababayan ng undersecretary nitong DepEd or isang opisyal ng DepEd mga kababayan na may kaugnayan patungkol po dun sa kanyang panunuhol. Sa madalit salita, yung bribery nitong si Sara Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Jed, una sa lahat, may reaction na ba ang vice-presidente dito sa humarap na dating empleyado ng DepEd na tumanggap umano ng envelope, no, na may pera mula sa office of the vice president? Yes, Monica, nang matanong nga si VP Sara kaugnay sa issue na yan, ay sinabi niya na kung sakaling mag-aakusa ay dapat may pruweba o kaukulang ebidensya ang mga ganito. At kinumpirma niya nga na ito ay nagmula o dating empleyado ng Department of Education na sinabi ni VP Sara na ito ay naalis dahil sa loss of trust and confidence ng Office of the Secretary
dahil binigyang din ni VP Sara na nakadalawang strike na ito kay VP Sara. So sa madalit salita mga kababayan, pinapalabas ni Sara Duterte na ito pong former undersecretary ng DepEd na si Miss Gloria Mercado mga kababayan ay parang kurap. Ibig sabihin, nagsusulisit mga kababayan at ginagamit yung pangalan nitong si Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, na nakakapagtaka kasi dito, bago kasi ito naging undersecretary ng DepEd mga kababayan, etong si Miss Gloria Mercado, ito po'y pinagkatiwalaan pa ni dating Pangulong Duterte, ni Digong. Mga kababayan, dahil nga sa sobrang laki ng tiwala nitong si Duterte, inappoint po yan mga kababayan. Inappoint po yan ni dating Pangulong Duterte noong 2020, June 9, 2020 mga kababayan, or June 8, 2020, inappoint pa po yan mga kababayan ni dating Pangulong Duterte bilang Commissioner of the National Commission of Senior Citizen in the Philippines mga kababayan. Ngayon kung titingnan natin, ayon po dito sa The Portal, June 9, 2020, itong balita inilabas. Sabi dito, breaking, Miss Gloria M. Humabil or Jumamil Mercado, a native of Victoria N. Samar, is now a newly appointed commissioner of the National Commission of Senior Citizen in the Philippines. The appoint was signed by President Rodrigo R. Duterte on May 27, 2020 and she took her oath yesterday, June 8, 2020 mga kababayan. Tapos sinasabi nung anak, parang pinapalabas nung anak na etong si Miss Gloria Mercado ay kurap mga kababayan at nakailang strike na daw sa kanya. So ngayon mga kababayan, hindi pagkakatiwalaan ni Digong yan nung panahon ng kanyang termino nung siya ay presidente kung yan ay kurap dahil inappoint pa yan ni Duterte mga kababayan nung panahon po niya. So ngayon kung titingnan natin, sabi pa nga ni Sara, pag daw nag-aakusa, kailangan daw maglabas ng papel. Eh yun, kung makikita nyo kanina mga kababayan, sa hearing, di ba, naglabas ng mga envelope na pinaglamnan ng 50,000 mga kababayan na umabot pa nga hanggang 450 ata yun mga kababayan. Ano po? So ngayon, eto ay pagpatuloy pa natin. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Oh. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi niya lilisanin ang kanyang posisyon sa kabila ng panawagan ng ilang mga mambabatas na siya ay magbitiw na sa pwesto. Aniya hindi niya kailangang sagutin ang mga Tandaan niyo mga kababayan, tandaan niyo to. Sabi niya, hindi siya magbibitaw sa pwesto. Bakit? Dahil taong bayan daw po yung naglukluk sa kanya bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. So ngayon, huwag niyang hintayin na mawala ng tiwala lalo ang taong bayan sa kanya at patalsikin siya mga kababayan sa pwesto na taong bayan lang din ang nagbigay sa kanya. Dahil kung titingnan natin, kung ayaw mong sagutin kung saan dinadala ang pera ng mamamayang Pilipino, huwag mong hintayin na taong bayan ang maghusga sa'yo at paalisin ka sa pwesto na kung saan na ang jajan ka ngayon. Ano po, dahil kung ayaw niyang bumaba, huwag niyang hintayin. Nabilhan siya or gawan siya ng daan ng taong bayan para mapatalsik siya at mapilitan siyang bumaba sa kanyang pwesto. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Bato sa kanya ng mga mambabatas, kundi dapat niyang pagsilbihan o sagutin ang 32 milyong taong naniwala at bumoto sa kanya noong nakaraang eleksyon. Sinabi rin ng ikalawang pangulo na ito ay bahagi ng paghahanap nila ng maipupula sa kanya para sa pinaplano nilang impeachment. Ang trap ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Samantala, narindigan din si VP Sara na di ito dati. Ba't ganun ma? Parang may ano na mga kababayan. Alam nyo yun? Hindi naman sa inaano natin. Pero kung titingnan natin yung mga sinasabi dito ni BP Sara mga kababayan or netong si Fiona, parang ano na lang eh, parang siguro may nagchismis sa kanya, sinabi sa kanya na ganito yung nangyayari, may isang gustong pag-resignin ka, paalisin ka mga kababayan, and then may isa
na gustong ipa-impeach ka. Ngayon kung titingnan natin mga kababayan, dapat ba, eto tanong lang naman sa inyo ng mga nanonood sa taong bayan, dapat ba na mag-resign na lang or ma-impeach etong si Sara Duterte? Pabor ba kayo doon mga kababayan? Press 1 nga kung pabor kayo, presto kung hindi. Dahil kung titingnan natin ang karamihan sa sigaw ng mamamayang Pilipino, much better mag-resign ka or ma-impeach ka. BP Sara, dahil unang-una, doon sa pagtanggi mo na sagutin kung saan napupunta ang pera ng mamamayang Pilipino, diyan nagsisimula na mawala ng tiwala ang taong bayan sa'yo, Sara Duterte. Kaya dapat nakikita mo din yan. Huwag mong tingnan or huwag mong tutukan yung ego mo para hindi mo makita or para takpan mo yung mata mo at hindi mo pansinin yung sinasabi ng mamamayang Pilipino na dapat sagutin mo kung saan mo dinadala ang pera ng taong bayan. Ngayon, ang problema kasi dito mga kababayan, bukod sa ayaw niyang sagutin kung saan napupunta ang pera ng mamamayang Pilipino, eh talagang ano, kung ano-ano na lang yung sinasabi nitong si Sara Duterte para makakuha ng sympathy sa publiko. Ano po ngayon, pagpatuloy pa natin. Kadalo sa pagdinig ng kamera kaugnay sa panukalang budget ng Office of the Vice President. Ito ay sa paniniwalang dalawang tao lang aniya ang nagpapasya para rito. Oh. We will see. Sinabi ko naman na noon no, yung rason kung bakit hindi na kami mag-participate sa budget deliberations ng Office of the Vice President dyan sa House of Representatives. Dahil nga sinabi ko na dalawang tao lang naman yung nag-decide dyan. Congressman Zaldico and Congressman Martin Romualdez. At sinabi ko din yung proof ko kung bakit sila lang daw dalawa. And may paper trail yung sinabi ko against them. Ngunit sa kabila ng hindi pagdalo sa kamera ni VP Sara, kinumpirma naman niya na dadaluhan nila ang 2025 budget deliberation sa Senado. Inaantay na lang aniya nila ang schedule ng nasabing pagdinig. Ayaw ni Sara Duterte talaga sa kamera mga kababayan kasi naandu doon yung mga magagaling magtanong. Ngayon mga kababayan, mas pabor itong si Sara Duterte na sa Senado humarap kaysa nga naman mga kababayan doon po sa kamera. Kasi pagka sa kamera, hindi niya masasagot yung mga itinatanong doon lalo na pagka ang pinag-uusapan saan mo dinala ang pera ng mamamayang Pilipino. Pero pagka nasa Senado, syempre naandu doon, di umano, yung kanyang mga bataan katulad ni Bato, ni Bongo, at nung iba pa mga kababayan na Robin Padilla. So ngayon, meron siya mga backup doon at pwedeng maging kakampi mga kababayan di umano pagka pinag-uusapan na yung patungkol mga kababayan sa paggasta niya ng pera ng mamamayang Pilipino at patungkol doon sa hinihingi niyang budget. Pero pagdating sa kamera kasi, kahit merong mga dumidepensa sa kanya doon, hindi niya matatakasan yung mga tanong na mga kongresista mga kababayan kung paano nagagasta ang pera ng mamamayan at kung saan niya dinadala at kung bakit ganun yung hinihingi niyang budget. Mga kababayan, hindi niya kayang idepensa yan pagka sa kamera. Pero pagka sa Senado, medyo na baby pa. Di umano, etong si Sara Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sigurado yung attendance namin. In fact, kahapon, na-discuss namin dyan sa chief staff na opisina kung ano yung date para ma-block namin yung date ng plenary ng Senate. But apparently, wala pa daw mga schedules. So, nag-aplay kami. Monica, pinaliwanag din ni VP Sara na kung sakaling 700 million na lang yung budget na maibibigay sa kanila para sa susunod na taon, ay titingnan nila kung ano na lang yung mga naiwan na mga proyekto o paglalaanan. Pero siniguro nila na magpapatuloy ang iba't ibang programa nila, gaya ng pagbibigay ng medical, burial assistance, financial assistance, maging yung mga paghingi. Ay, former VP Lenny nga, mga kababayan, kahit napakaliit ng budget, nakakapagpatayo pa ng mga eskwelahan, nakakapagpagawa pa ng mga paaralan sa halagang 800,000. Samantalang etong si Sara Duterte, mga kababayan, namumroblema dun sa 700 million na budget na mapapapunta sa kanyang opisina. Pero itong si former VP Lenny, kahit na napakaliit ng budget na ibinibigay sa kanya ng administrasyong Duterte, mga kababayan, eh talagang nagtatrabaho lang at walang gasinong reklamo or walang inireklamo patungkol sa budget na nakukuha po niya. Samantalang itong si Sara,
eh wala pang ang paglalaanan ng pondo, ng pera na hinihingi niya, eh ang dami na agad ng reklamo. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Isa kanila ng mga LGU kung sakaling may mga kalamidad ay handa pa rin namang tumulong ang Office of the Vice President sa mga ganitong mga programa. Ayan muna ang update. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Jed Neresina. Oh, so ngayon, maliwanag naman mga kababayan na sinasabi dito ni Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto na kung saan inilagay siya or inuluklok siya ng mamamayang Pilipino. Pero mga kababayan, para sa atin, in my own opinion, eh talagang ano, huwag niyang hintayin na taong bayan yung makiusap na umalis na siya or magbitaw na siya bilang pangalawang pangulo ng ating bansa. Huwag niyang hintay na dumating sa point na yon. Dahil unang-una, hindi na nagiging maganda ang tingin ng mamamayang Pilipino sa inaasta at ginagawa nitong si Sara Duterte kung paano siya makitungo sa ibang tao at kung paano, mga kababayan, yung ugali niya sa harap ng publiko. Ano po? So hindi na nagugustuhan yan ng mamamayang Pilipino, lalo na pagka tinatanong siya kung paano ginagasta ang pera ng mamamayan at wala siyang maisagot at puro iwas na lang yung ginagawa po niya. Sa pamamagitan ng mga aksyong ganyan, mga kababayan, eh talagang marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang nagdadalawang isip na bumitaw ng pagsuporta dito kay Sara Duterte. So ngayon, mga kababayan, baliwanag naman na hindi daw po siya alis sa pwesto sa kabila ng mga panawagan na magbitaw na siya sa kanyang pwesto dahil nga kung hindi niya gusto yung trabaho, much better to resign.